Chikadora dito sa Espanya. Nagbabalik para magpaalala para sa ating lahat. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo guys ang napakagandang weather for today. Nakikita niyo yung mga flowers na yan na nagbo-bloom na. Sinyalis na yan na parating na ang spring season dito sa Espanya. So magpa-vlog tayo guys. Tara na, let's go! Pero before that, share muna natin. Share natin. Wait a moment, share. Tayo. Yan, balik tayo. Si Gold Coast agad. Hello, Gold Coast. How are you to find out? Kumusta na ang Australia? Si Jensen. Hello, Jensen. And Jensen. Meron kasi kami mga meron kami bago. Yan, si Miss Rose. Rose Bell. Oo, parating na lang. Actually, from Hong Kong, I guess. Hong Kong. Yes, Hong Kong. So, yun. Hi! Meron tayong viewers. Hello sa inyo, guys. Time check, nasa 12:20 tayo ng hapon dito sa Espanya. Kumusta ka na, Gold Coast, Australia? How's the weather there? Winter. So yun, guys, nag-live lang tayo after a decade. So, yun, kanito parang ang bata. Yan. Hindi ka nito wala makita. Ayan ang ating guest for today. Ako talaga ang guest. Ang laging guest ng ating vlog. And then ayan naman si Miss Rose. Ayan. So she's from Baguio. So galing siya ng Poland. Tapos nandito na siya sa Espanya. So yun. Sa mga bagong salta dito sa ating vlog. So ito ay paalala patungkol sa mga nag-a-apply papunta. Poland. Ngayon, so mayroong share kasi sa atin itong kababayan namin na bago nating ano. So, nagbibigay siya ng paalala. Kaya naman si Boncho ay na-alarma din. Kumusta kayo dyan? Malamig pa rin ate. Sobra dyan. Nakikita ko mga jackets niyo. Oo, malamig pa rin. Malamig. Malamig pa. Nasa 16 degrees today. 17 maximum. Okay na. Maganda nang gumana pag mga ganun. Okay na. Yung mga gusto mapunta dito sa Espanya, good weather na, no? Continue. Para pumunta kayo dito. Ayan, so paalala, doon na tayo sa paalala. Para hindi na tayo patanggalin, patumpik-tumpik pa. Meron pang nag-comment sa akin, puro kadada. Sabi ba naman, visit yun? Sino? Trilly? Hello? May nag-comment sa YouTube ko, sabi niya, puro kadada, hindi informative ang sinasabi mo. Alakay. May ganun talaga, may mga basher. Hindi talaga natin maiwasan ang basher, di ba? So yon. Ano yung paalala natin number one? Ano na yung paalala? Tulungan mo ako sa impormasyon. Kasi baka sabihin nila. Kasi Marjorie Roosevelt ang magsabi. Puro dada, puro dada na naman. Meron kasi galing from Hong Kong, guys. Itong kababayan natin. Ayan, no? Pero una sa lahat, the easiest way. Ito muna, the easiest. Ano mo yan ang the easiest way? Para manood ka muna. Okay, According to her. So, nag-share lang siya ng information. Siyempre, ito naman si Bonjour. Mag-share din sa inyo. Kasi, napakagandang oportunidad ito para sa inyo. Dahil ito na naman yung bagong pinakamadaling way para makapasok kayo sa Europa. Self-apply ito mga beshi. Walang agency. Umayos kayo, manood kayo. Share muna sa friend mo. So, yun. According to her experience. Okay, according to her experience sa mga nanonood dito na nag-a-apply ng papuntang Poland. Okay, so anong nasa Poland? Anong problema sa Poland, Rose? Umayos ka. Halika dito. Bibigay ka ng informasyon. According to your experience. Halika dito. Pukulito. Ayan, welcome, si our welcome. Guest. Ano to? Ano siya? Natural beauty. Fresh from. Kasi kasi magsalita ka lang dyan. So, patungkol dun sa mga pamuntang Poland. So, sinasabi niya na hindi mo na advisable. Aha. Na mag-apply sa mga agent. Oh, mag-apply sa mga agents. Ano man yung mga pangako nila dyan with refund man yan or whatsoever. So, ang paalala niya The truth is, close ang Poland. Hindi, close ang embassy ng Poland sa Hong Kong. Especially in Hong Kong. So, lahat ng embassy. Pati Singapore. Oh my goodness. So, lahat pala ng embassy ng Poland sarado. Hindi sila nagbibigay ng visa, yun eh. Oh my God, that's so sad. Kaya, na-alarma tayo kasi may mga agents pa rin na kumakalat dyan, mga agency na nag-aalok ng mga, Poland, open ngayon, ganyan. So, according to her, sa experience niya, no, nakailang, ano ba? Dalawang beses. Dalawang beses? Oh my goodness.
Dalawang beses na nag-try siya, deny. Okay? Pero ito namang Poland Embassy na ito ay tanggap lang ng tanggap ng applications. Hindi ang Poland Embassy ang may problema. Ang mga and agents. The agents, of course. Oo, yung mga nagpapalipad. Mga agency, agents, legit man yan or whatever, no, kung ano yung mga pangako nila with refund or something. Advice ni Miss Rose ay huwag muna daw mag-apply. Okay? Especially yung mga country na sinabi niya. Yung Taiwan, Singapore. Ayan, Miss Espanyola, o diba? At least nasabihan ko namin, what's ka, may bagong balita sa'yo. So yun. Pero at least, oo, wait lang ha. Dali lang. Steady lang kayo. I-edit ko lang yung ating thumbnail para at least Okay. So expect na namin ito na mababash kami. Yung mga may-ari ng mga agency, yung mga agent na kumakalap dyan, mababash kami. Pero ito ay paalala, okay? Kasi malaking pera po ang ibibitawan nyo, kagaya nga si Miss Spaniolo. Oh, but hindi ako buti hindi ako nag-agency. Balak ko pa naman, sabi niya. Oh, at least na. Huwag mo nang balakin ngayon, pero may maganda. For now, kasi for yan, now. Oh, yung mga paano yung mga nakapagbitaw na ng pera? Girl, pag-antay na lang. Mag-ano ng choice na rin sila, madidinay mo, hindi namin magbalik yung pera. Oh my gosh. Sa agent mo, sayang. Yung mga naka-apply na, not to disappoint you, no? Ngayon pa lang, maghanap na kayo ng way, pero may way si Bonsio. Aba, wait lang. Maghanap na kayo ng way, well, siguro nasa 20% chance? What do you think? No chance talaga. No chance. Sa mga bansa na yun. Senator? Oo, sa Senate. Senator, really? Oo, na yung mga nag-cross country ng mga Pilipino. Kaya siguro na-alarma din ang Poland Embassy. Inalarma na lahat, kaya lahat mag-alarma. Oh, no. Kaya kung gusto lang mag-apply, umuwi na lang ng Pinas, doon sila mag-visa appearance. Kasi ang Poland at Philippines is may tie-up sila. May so open ang Poland Embassy? Sa Pinas? Oo, kasi may usapan na sila. That is very good. Sa Pinas ka na lang. Oo. Para legal daw yung application. Ito ay paalala sa mga nag-a-apply outside the Philippines. Oh, especially via Poland. Sarado po yan. Kahit anong pangako ng mga agency, ng mga agents na yan. Huwag po kayo maniniwala dahil sarado po ang Poland Embassy sa kahit anong bansa. Tama? Okay. So, tatanggap lang tong agents, for example, or tong agency, open, ganyan. Totoong nag-a-accept ng application si Poland Embassy. Kung gusto mong mag-apply ng visa sa kanya, of course, tatanggapin ko kasi pera yan. May pera ang visa fee, di ba? Meron. Oo, tatanggapin ko, pero the fact na deny pa rin ang outcome. Okay? Oo, may nakaanin. Uy, sorry sa mga masasaktan sa vlog na to, ha? Sorry talaga. Hindi ko pa yung kaya ni disappoint, pero ito ay paalala talaga. Hala, kaya ako pala yung work permit ko. Ako ulang expired na, pero wala pa rin. I am so sorry for that, Miss Emily Vernejo. Kung may kakilala ka, okay, share mo yung vlog na to sa kanila, yung information na sinasabi namin. Kasi meron tayong kababayan na naka-experience at alam niya mismo. Nakabalita nga ako dito sa Cyprus yung daw ang problema. May Espanyola, oo. Pero ang ganito sa UAE, nag-close na rin kayo. Sa UAE? Oh no, lakad na. Kasi hindi na nakita kasi nga na ganun. Well, open ang embassy, pero hindi na sila nagtatak ng visa. Okay? Kasi parang naabisuhan na ang mga embassy ng Poland outside Philippines. Ng Pilipinas. Kasi nakarating na doon sa Senate. Oo, nasa Senado na kasi itong usapin na ito na yung mga third countries na nagpapapasok papuntang Europa through Poland. Kaya itong si Pilipinas at saka si Poland sa Pilipinas ay meron ng agreement. So, kung sa Pilipinas siguro legal, no? Open. Pero maraming pera. Oo, legal kayo mag-open. Pero outside Philippines, okay, nakarating mga kaibigan ko, ganyan. Pero this time talaga, sarado po. Unfortunately, I'm sorry to say Emily Bernejo, okay? At saka, may Espanyola. Kung meron kayong yung mga nakapag-down na, ganyan, I don't know kung paano kayong mga nakapag-down. Try niyo makiusap. Baka mayroon namang maawa. Yung mga nakapag-down na, I'm so sorry. Pero try niyo, makipag-usap kayo ng maayos. Yung mga nakapag-down na, pwede rin. Pwede kayong sa Pilipinas yung mga nakapag-apply na, nakapagbitaw na almost half of their placement fee. Kasi no choice na kayong mag-back out, for example. Kunwari ikaw, nasa Hong Kong, no? On-process yung papers mo. Magkano na yun pagka nakaprocess ka na? Nasa 150 na sila. Let's say, nakapagbitaw ka na ng 150,000 sa agent mo. Waiting ka ng agents ng working permit mo, for example. Unfortunately, wala ka nang antay-invest.
Pero sabi niya, advice niya, sa Pilipinas mo na lang ipapadala ang work permit. Sabi niya na lang sa agent niya na kung pwede sa visa appearance sa Pinas. Pero mahirapan sila, kawawa sila. Mahirap pa rin, mga besi, kasi nga alam niyo naman. Pilipinas, madubuan. Pero yun lang yung 30% chance, possible. Pero wala talaga. Wala talagang chance sa mga nasa Hong Kong, Poland, ano pa, Singapore, Taiwan. Wait, lahat na ng Poland embassy sa kahit na anong bansa outside Philippines, sarado po yan. Mag-a-accept lang po sila ng application. Pero hindi po kayo bibigyan ng visa. That's the fact. So yun po ang masamang warning namin, masamang balita sa inyo, no? I'm sorry sa mga nakakapitaw lang ng pera. I'm sorry yung mga hando na halfway na yung application nila, yung work permit na lang. Ito pa ang masakit, yung may work permit na. Nakapasok ka na sa embassy, inaantay mo lang yung visa appearance. Yes. Deny. Oo, deny, best, deny. I'm so sorry to say, pero... Ah, sana po sa akin Kuya Ede. Oh, bakit? Ganyan ba? Pero ito may good news kami sa inyo. May good news, no? 11 minutes, 45, 15 personas na yung nanonood sa akin. So ito naman ang good news. Ang good news tayo. Siya nakarating pa rin kahit nakailang beses siyang denied. Okay? Yun ang sinasabi lakas namin. Na kahit narinig mo itong information na napakamalas na ito from Bonjuana, nandun na, pero fighting ka pa rin, huwag kang susuko. May pag-asa. Ikaw na mag-gusto na. May mag-asa pa. May pag-asa pa. Oh, yan. May pag-asa pa. So sabi niya, nakarating pa rin siya ng Poland after ng kanyang dalawang deny sa, Dalawang deny kami? Nakapunta ka pa rin ng Poland, no? Hindi. From Netherlands to Poland. Nakapunta pa rin, pero ang Poland, hindi namin tumatanggap. Gusto mang gagaling lahat sa Pinas. Oh. Kaya di rin ako nakapunta. Oh my goodness. So another fact, another information na naman. Yes. Ate, open pa rin. Open. Yes, of course, open. Rachel Ann Ramos, open pa rin daw. Open nga, pero hindi kayo mabibigyan ng visa. Open pa rin, Ves. Open pa rin. Ako, kung nag-apply na sa Poland, wala pa rin. Gusto ako umuwi sa Pinas. Doon ako mag-apply ng work. Oh my goodness. Rachel Ann Ramos, ito ay mga paalala, ha? Check on my PM. Rachel Ann Ramos, may PM daw siya sa akin. Wait lang, ha, Rachel Ann. Ito kasi, open ang embassy. Very, very from yesterday. Yes, open. You mean kasi nakatanggap ka ng visa? Rachel Ann Ramos, o nag-apply ka lang ng ano, nag-submit ka. Nag-submit ka lang ng application mo. Kasi hindi mo naman agad makukuha yun eh. Ng, ano. Kung nabisahan ka, Wes, I believe, two na weeks. Ano, nagbibisa pa rin sila. Saan parteng bansa? Saan bansa ka, Rachel Ann Ramos? Kasi sa kung, no visa. What do you mean no visa? Visa daw. Hindi, may visa siya. Taiwan. Okay, Taiwan, okay pa. Ba't na rin, kailan niya nakuha yung visa niya sa Pinas? Taiwan, saan? Kailan mo daw po nakuha yung visa mo? Miss, yesterday daw. Actually, good. But very good. Swerte mo, nakalusot. Oh, swerte mo na daw yun, best. Kasi sa Hong Kong ang sinasabi namin, no? Pero, I don't know who is Rachel Ann Ramos. I don't know kung agent ka ba or agency ka ba or I don't know. Ito ay pinapaalala lang namin sa mga mag-a-apply pa at sa mga nag-a-apply na, no? Na, unfortunately talaga, Hong Kong event, no, that's not correct. Ay, si Tutsi. Tutsi ba na to? Hoy, Madam Tutsi! Meron ba sa Hong Kong? Ikaw pala. Kasi itong si Rachel, she's from Hong Kong. Si Tutsi siya, si Tutsi. Marami na daw. Marami na daw na ano, besh? Oh, marami na di-deny. Kaya, according sa experience ni Miss, sanang message mo kay si Snowball? Uy, sorry naman Tutsi na ano yung business mo or what. Ito kasi paalala, according to her experience kasi, no, pa kaya pinapaalala namin. Well, kay Tutsi siguro okay yung... Ay, Tutsi, kayo mag-apply. Go for Tutsi. Wala talaga, as in, since noong October last year, hanggang ngayon, walang nagdamisa. Oh, since October last year. Very fresh daw. Kasi yung bank statement. Bank statement ka. Kahit nung may bank statement ka, may return ticket ka, wala pa rin. Wala pa rin. Kasi ito, binablog namin yung information niya, Bes. Well, for you, good for you kung ganun. Good for you pag may nakuha ko. Wala siyang message sa'yo, kayo may message.
Oo, ay, nag-vlog tayo. Tutsi Mamayana, umayos ka. So, yun, ha. Ito ang paalala ko. Well, kay Tutsi Ramos, okay pa rin daw. Kasi agent po si Miss Tutsi, ha. Sa mga gusto pa rin mag-apply kay Miss Tutsi ng Poland, you can. Kasi sabi niya, meron pa daw. Pero according to her experience, no, marami rin siyang mga nakausap, for sure. Ang mali naman kasama ko doon, nandun pa rin ako ko. Kaya nagulat sila, ba't nandito ako sa screen, anong ginawa ko raw? Oo, according to her experience, ito experience niya, kaya sinishare namin. Visa from January. Pero kung di kayo magka-visa, ask your agent na apply kayo sa Pinas na. O, tama naman, kung hindi ka talaga kayo magka-visa, Pinas talaga yung way. Kasi mula talaga nung nagkaroon ng hearing sa Senado, kung narinig nyo yung Senate, nila ano yun eh, ang nagpasa si Montaveros at saka si Tulfo. Aha. Lalo na yung CIS Group kasi na agent dito sa Poland. Ah, CIS Group. Oo, marami na ang problema dyan sa CIS. Oo, mula noong natackle yan sa Senado, talagang naghigpit ang mga Poland Embassy sa lahat ng bansa. Yung mga runaway, ginagamit ang visa ng Poland. Isa na ako doon. Nakarating na kasi sa Senado. Sorry naman. Ang mga pagra-runaway ng Pilipino na ginagawa lang yung way ng Poland. Dahil sa kagipitan. Dahil sa kagipitan. Hindi naman natin masisisi yung mga kapo natin Pilipino na lumipat. Best way daw. Ano na? Sabi ni Tuts. Best way yan, dapat may license kayo, kamo, man, puntahan nilang agent, dapat gagawa ng paraan. Puro kung, well, okay kung ikaw, kung ganun yung agent nila, eh, paano kung yung agent nila, kausap nila abroad, o wala silang, ano, di ba? Parang yung ginagawa ng iba, blee na black na lang, kasi wala, di wala na akong way sa'yo. Sila, ganun daw nangyari sa kanila, kasi ganun madam, tayo. Agency dito sa Poland, sa Warsaw. TTC daw, TTC daw. Kilala mo yun? Kilala mo yun, Madam Tutsi. TTC Poland, Warsaw. Kung lahat na walang mukha, hindi sinasabi ang totoong pangalan. Alam na kong pera sa amin. Oh my goodness, I'm sorry guys. Yung mga naka-apply ng TTC, nagla-live daw siya para magkaroon siya ng mga applicants, pero wala siyang mukha. Halos milyon daw ang nakuha. Sa katagawa Hong Kong yan, mostly, no? Oh, naka-base na yan sa Warsaw, ha? Diba? Ikaw maniniwala ka naman. Oo, kasi nasa Warsaw na. Like ako, may aplikante ako ng visa na Pinas ngayon, nakaalis na. Good thing kasi Pinas yan. Tuchi, kung Pinas talaga, tas complete papers, okay naman talaga sa Pinas, no? Mm-hmm. Complete papers, yung ginagawa pa nga ng iba, well, not to mention, huwag na baka mapunta. Magaling Pinas, sigurado. Best way ngayon. Oh, best way ngayon, Czech Republic. Yan, open po yan ang Czech Republic ngayon. Dahil gaya ng post ko last time, kaya lang hindi ako nakapag-live doon dahil meron akong restriction kay Facebook. Sa next week, mag-vlog din tayo kasama siya, di ba? Oo, i-vlog. May vlog kita, ano, Tutsi. Alam mo na. So, yun. Para ma-explain mo naman yung side mo. Kung hindi sana hindi mamanganak yung amo mga best. Kung ma-explain mo naman yung side mo. Pero according sa experience kasi ng kababayan natin, sarado ang Hong Kong. Madaming nadi-deny. Marami, halos karamihan, 90% ay nadi-deny po yan. Okay? Kaya ito ay paalala lang pa, ano yun nyo, pag-isipan nyo ng maraming basis. Pero kung may mas magandang way naman yung Czech Republic, may post ako noon sa Facebook kayo, naka-open ang Czech Republic. Galing yun sa isang friend natin. No. Yung si Cirilla Andal, kung nami-miss kung maano nyo. Pero hindi ko pa rin masabing 100% safe yon. Okay, kayo pa rin ang magpapasya. Ano na lang? Ano tawag ma'am, how about Albania? Albania, Laila Valles, Albania. Hindi ako magsasabi ng okay doon or hindi dahil hindi, wala pa po akong idea about that. Pero eto, meron tayong magandang idea na karanas mismo. Kaya isi-share na naman ang madaldan na ni Bonjour sa inyo. Okay, eto makinig kayo. About yun sa Hong Kong, yung mga na-deny, yung mga nakapag-apply na, yung parang feeling hopeless na, meron pa rin po kayong way, okay? Via Netherlands. Uh-huh. Open ngayon ang Netherlands at hindi lang po siya ang naka-experience. Maging yung isa, yung pamangkin ko din from Pilipinas naman siya, pero Netherlands. Ibig sabihin, ang Netherlands nagbibigay talaga ng visa. No, pero ito ay maganda, tourist visa. In 1 month, makakaalis ka na. See. From Hong Kong yan ha, self-apply mga besi. Self-apply. Si Rose. Oo, kung may Netherlands Embassy sa bansa na kung saan nandyan ka, hindi lang sa Hong Kong or Singapore, maybe hindi lang sa iba sa ibang bansa, kung may Netherlands Embassy, samantalahin mo na. Sa complete requirements ka ha. May complete requirements, anong mga requirements mo Rose? Ano yung mga sinubmit mo? Share mo daw. Kapag nasa ibang bansa ka, yung mga contract. Contract.
Tapos yung bank statement. Bank statement. How much is your bank statement? 150,000. 150,000 bank statement na hiniram niya lang yung iba sa mga kaibigan niya. Okay. Tapos return ticket. Kailangan yung totoong ticket. Return ticket, legit. Tapos kung may travel history ko, yun. May travel history ka? Sa Asia, mas advantage yun. Oh, Asia. May travel history from Asia. Oh, ano ba? Tapos ano ba yun? May ano ka? May travel insurance? Oh, tapos ko kailangan kuha ka ng AXA travel insurance. AXA travel insurance? O, lima na. Okay. Tapos ano ba yun? Netherlands ito mga best. Passport, of course. Netherlands best. Self-apply. Nakakagulo nga dito, sabi niya. Sabi niya, and wag bitaw ng pera tapos iiwan ka ng agent mo kasi ang daming binitawang mga aplikante. Yes, kagaya ng isang kilala ko, Tutsi, kung kilala mo siya. Unfortunately, ang dami kong mga subscribers na hanging pa rin hanggang sa kanya na tinaguan lang niya. Shout out sa'yo kung buhay ka pa. Ayan, totoo yan, sis. Nagkakagulo nga dito sa Cyprus yung nag-apply ng Poland dahil malaking pera ang nabitawan nila. O, sad to say, no? Pero mi Espanyola, ito yung sinasabi ko kung narinig mo. About Netherlands, mag-apply ka na, mag-direct ka na sa Netherlands Embassy. Tourist visa. Hindi sila mahigpit ngayon. Samantalahin ang pagiging maluwang ng Netherlands. Okay, dalawa na. Yung isa natin, mga kakilala natin na nakapasok via Netherlands. Self-apply itong isa nag-consultancy sa Pilipinas. Yung isa na from Philippines, Netherlands, nag-consultancy siya. Umabot siya ng 300K. See? 300K ha? Okay na, not bad. Europe ka na, best. Unlike yung mga iba, nakakagasa ng 500,000, blah, 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 deny pa. Si Pilipinas to ay sinasabi ko. From Philippines. From Philippines. Nag-consultancy siya. Ngayon, si consultancy, ginawan siya ng istorya para makalabas siya ng Pilipinas. Oo, ginawan siya ng istorya para makalabas siya ng Pilipinas. Okay? About doon sa agency, about sa consultancy, i-message niyo ako kasi, sige, sige, try ko yan. O kahit nasa ibang bansa ka, besa, kahit nasa ibang bansa ka, as long as na merong Netherlands Embassy sa bansa mo. Okay, kasi Hong Kong meron. Uy, nag-Hong Kong mice kayo. Ayun, sa ano niya na. I-take chance yun na to. Pero umabot din siya ng magkano, bes? 200? Mura wow, na. Mura na. Tapos at least, sure ka bang makakaalis. Oo, sure pa talaga. Basta was na may visa ka. Taga-Hong Kong, taga-Hong Kong mice kayo. Oh, ayun, ang fresh. Kailan ka lang nakakuha ng visa mo? Kung lang, noong February lang. Oh, February lang. Nag-apply ako ng... 14 days nga lang daw. Nag-apply ko January 14 na po ako. Miss Espanyola, kung galing ka ng Cyprus, try mo kung may Netherlands dyan. Pero Poland, hindi ko talaga ina-advise kung galing ka Cyprus. Wala. What is the thing? Czech Republic, I don't know. I wala pa kasi yun. Oo, I don't know. Wala living pa ka, proof. Living proof. Nakilala ko personally, okay? Kaya ayokong i-share na about Czech Republic. Yung Czech Republic open. Merong akong kaibigang agent and even this Tutsi, ay si Tutsi ay nagano. Ipa-plug natin siya pag merong ano. Next time. Yung kung nakita mo yung Facebook account ko, kung merong kayong nakita doon na nag-post ako about Czech Republic na open ngayon, na ano ba yung work yun, best noon? Parang sa groceries, ganyan. Totoo pong open ang ano Czech Republic, pero hindi ko sinasabing 100% sure. Kasi hindi natin alam. Pero open ang instead of Poland, mag-Czech Republic kayo sa ngayon. Dahil ang Poland talaga, ang daming problema. Okay, kung ikaw ay nagbabalak at merong nagganyo sa'yo mag-Poland, ang ano ko doon, ang advice ko, think 100 times. Ganyan. Yeah. Pero sa Czech Republic, medyo okay pa siguro kasi medyo fresh-fresh pa. Though open na before, pero parang nag-boom ngayon ang Czech Republic. Pero hindi ko rin masasabi ng 100% sure kahit nag-post ako about that. Or samantalahin habang open kasi time. At saka depende siguro no, yung kausap mong agency or agent. Depende. Sabi niya, kape na pag-usapan ang Europe. Tsaga lang and try kayo madang. Kamu madang. Ano daw? Kape na. Magkape na tayo. Mapag-usapan ako. Oh, magkape tayo. Dito sa ano, dito sa, punta ka dito sa Seoul, malapit lang kami. Maraming kami yan dyan. Ngayon nga, sabi niya sa ano. Natin yung ngayon sign. Nga, para i-explain mo naman yung sign nyo. Guys, ito kasi kausap natin na si Miss Rachel at Ramos. Isa po siyang agent. Okay? Way back, nung yung... Ako, I'm a living proof. Oo, ito, ano niya, applicants niya na nakarating yeah, naman yes. So far. Kumbaga, sa lahat naman ng agent na na-vlog ko na, itong si Miss Tutsi pa rin talaga ang buhay hanggang ngayon. Na nandiyan pa rin na humahalap. Kahit, yeah, dalawa kami dito na ano niya. O, kahit ang daming problema na dumadating sa mga Poland, sa mga Croatia, sa mga ano. At least nandiyan, siya kaya niyang i-handle yung ano, yung pressure. Okay, kasi hindi talaga maiiwasan yung magkakaroon ng problema sa mga processing, sa mga papers, may
mga deny minsan. Pero yung judge siya na nakaalalay. Yun naman. Yung binablog ko naman na ito ay yung experience naman ni ano. Kaya nagkakaroon, nagbibigay pa rin kami ng warning. Hindi naman siguro lahat ng agent. Maybe. Mm-hmm. Hindi naman siguro lahat ng nag-a-apply. Pero according kasi sa kanya, sarado daw. Dahil ang dami daw talagang na-deny ng mga kakilala niya. Kasi nag-uusap-usap yan sila. Sa Hong Kong, ang dami nila. Almost 500 to 600,000 Filipinos. O yung iba siguro doon, nakapag-apply ng mga Poland. Kaya nag-uusap-usap sila. May mga group chat sila. Ganyan ba? Mm-hmm. Ngayon yung Netherlands. Tuloy natin Netherlands. Ayan. Limang requirements lang po yung ano niya, self-apply ito, hindi na siya dumaan ng agency, lalong-lalo na niya sa taga-Hong Kong dahil Hong Kong po siya nang galing, okay? Pero kung merong Netherlands embassy din sa bansa na kung nasaan ka, pwede ka rin ngayon, mag-inquire ka na ngayon, maipasa mo lang yung limang requirements. Kontrata, bank statement, sa kanya 150,000 pesos, ay, walang pera, ganyan, don't worry, dahil kung may mga kaibigan kang legit, pwede mo silang hiraman ng mga pera para i-deposit mo sa iyong bank. Mag-umpisa na. Mag-umpisa ka na. Okay, para na, hindi yung hustle. Para hindi man halatang ano, binigla mo lang. Ganyan ba? Mag-umpisa ka na ngayon, so okay, 3 months time, siguro mag-a-apply ka, ganyan, no? Mag-deposit ka na kayo ng sabihin na natin 20,000 or 50,000 and then hanggang mabuo mo yung 50,000 pag mo na magpadala sa pamilya mo. Oo, or humiram ka sa mga kaibigan mo, ibigbigay mo rin after ganyan, diba? Sa kanya kasi ganun yung ginawa niya. Meron daw siyang 80,000 pesos in total, in Hong Kong dollar yan, no? Ano bank mo? Peso. Ah, anong bank mo? Kasi BDO Philippines. Ah, kasi sa Hong Kong may ganun. Peso account! Yung kanya. May 80,000 pesos daw siya sa kanyang bank na nandun talaga. Savings siguro, no? Savings the best? Savings niya. And then, nung nag-a-apply na siya ng Netherlands, humiram siya sa mga kaibigan and then nag-deposit siya ng total of with the 80,000, total of 150,000. Para yun na ang kinuha niyang bank statement. Okay? Kontrata, bank statement, travel insurance ng AXA yung kanya. AXA ka? Oo. Magkano ang AXA? Nasa 2,000 pesos lang itong 2,000 pesos lang ito, ha? 2,000 pesos lang ito po, itong AXA na ano, na insurance, ha? O, sinabi ko na kasi, 2,000 pesos lang yung kanya, okay? So, not bad. Kumuha kayo, 2,000 pesos travel insurance to, buwangga yung aeroplano nyo, ano kayo. Meron kayo. AXA kasi yung ano ng amo ko, siya ang pinaka. Oo, AXA din, AXA yung ano. So, parang nire-refer niya din yung boss, amo niya. Boss. Boss ng AXA dito ang amo ko kasi, so, ang sinasabi ko. Ano na. Ba? Mag-AXA kayo kasi yung boss niya. Yung boss ko, parang ano yung trabaho niya. Siya yung pinaka-head dito sa Espanya. Pinansa sa Pinansa. So, ano na, AXA insurance. Return ticket, okay? Legit ito, wag kayo magdami. Ano na yung paglipa kanina? Ay, yung bank statement. Passport. O, yun lang. 5 lang. Hindi kailangan ng referral ng amo. Hindi, no? Hindi. Wala na. Self-apply nga kasi. O, kaya kayo mga taga-Hong Kong. Ha? Taga-Hong Kong. Ay, ito na. Gawin nyo na ngayon na. Now na. Mm-hmm. The best pa rin talaga ang uuwi ka sa Pinas at doon mag-apply. Ang dami na rin agency na nagpapaalis pa Europe at mura pa ang placement fee. Cordapia. Won. Oo, Cordapia. Kung merong, sa Pilipinas, marami naman talagang legit din. Pero tingnan mo kasi yung ano, alam mo yung competition, masyado malawak. No? Kung baga mag-apply ka, tapos ang daming applicants, well, pwede rin naman. Pero at least that's the safest way. Kasi yeah, nga, dadaan ka sa PUEA. Wala ka lang problema. Oo, may mga pidos-pidos. At least, tapos may ano, tangible kang agency na pwedeng malapitan in case na magkaroon ng problema. May habol ka. Unlike sa nasa third country ka, na ang mga kausap mo nasa ibang mga bansa, ngayon pag nagka-problema, ika-cut na yung communication, wala na si 150, wala na si 100,000. So, wala ka ng habol. So, ganun po yun. Kaya yung ginawa ito ng agent nila. Yun ang risk ng mga nag-a-apply. Nag-block daw sila. Oo, ito. According to her experience and according to my experience sa isang agent na ni-refer ko rin last time. Pinagbablock na niya yung mga subscribers ko. Tapos pati siya. Tapos pati ako na, nadamay na, na kinuha ko daw yung mga pera nila. Yung mais kayo. Oh, pero yung mga ganong kalasing agent mo, huwag ka nang mag-agent kung mahina ka sa ano, pag-handle ng pressure. Pagdating sa mga problema sa proseso, sa aplikante, tatalakan ka ng aplikante, tapos ikaw i-block mo na. Magkatago. O magkatago ka na. So mahina yung puso mo, mahina ka, nila lang magaling ka lang tumanggap ng pera. Okay? Yun. Yung FMW agency, alam mo to, girl? FMW agency.
Hindi ko kilala. Ang daming job order papuntang Greece, domestic helper, kailangan lang 5 years ng experience. Greece. Yes. Oo, tama naman. Kaya ang Greece kasi, alam mo 'yun. Hindi ganun kataasan ang sahod, no? Ang Greece ko ano. At para sa Cyprus. Well, hindi naman sa pagpapaliit, pero hindi kataasan. Alam mo naman tayo, Pilipino, doon sa medyo, ano, medyo mas mataas ang sahod, yung place na kung saan pwede kayong mag-migrate, pwede nyo mapetition yung family nyo. Kaya Spain talaga ang best way for me, ha? Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko, mag-Espanya kayo. Mm-hmm. Kung mag-Europe lang din naman kayo, bigyan nyo ng, ano, pera. Pera, no? Maglaan talaga kayo ng pera kasi future nyo yung pinag-gastusan nyo. Gastusan nyo. Kasi nga, huwag kayong maghinayang. Huwag kayong maghinayang. For example, yung ginastos niya, 200,000 from Hong Kong, Netherlands. Nag-tourist siya, self-apply. Ngayon, yung 200,000, mabigat ba yun? Mabigat sa'yo kasi nandiyan ka sa Europa, ganyan. Pero kung isipin mo, guys, yung 200,000. 4 months. In 4 months time. Oo, in 4 months time or 5 months time. Sabihin natin, 1 year. Makukuha mo yun. Pero ang pinag-ipunan mo kasi yung future mo. Madadala mo yung family mo dito. Yun, yun. 850 daw kabsat sa sahod Schengen country in Rin and Greece. Yes, tama, 850. Kaya lang sa Greece kasi, I don't know kung makukuha mo ba yung family mo. Oo. Yun kasi yung inaano ko, kaya nga, kung mag-Europe lang din naman kayo, magsa-Cyprus or Greece, kung meron naman kayong amount na pumunta na kayo sa mga European countries na pwede nyo makuha yung family nyo in the future, why not doon kayo? Kung konti lang naman yung difference na gagastusin nyo, gagastus kayo ng Greece. I don't know kasi kung from Greece din, well, stepping stone siguro. O kasi yung Greece naman, yes, okay din naman yung Greece, ano yan, Schengen territory. Kung merong Greece open, anong Greece open? Kung may job order ng Greece dyan sa Pilipinas, patusin nyo yan. Kasi from Greece, stepping stone nyo yun, kasi Schengen territory yun, pwede lang kayong tumawid sa mga ibang bansa. Pero make sure na trabahuyan nyo pa rin yung Greece para nyo. Oh, Mada, makakuha rin kasi parang Spain rin doon. Oh, tama naman si Cordapia. Parang Spain lang din daw doon. Sa Greece makukuha. Ah, di ba? Oh, good, good. At least. Kasi mag-aim kayo sa bansa na talagang ano, makukuha nyo yung family nyo. Amoy kape yung hininga ko. Para maamoy ko. 200,000 din ang placement. Hmm? Saan? Chris? Okay. Hindi na idagdag yan, no? Hindi, okay din. Hindi kung saan. Okay kung talaga meron naman silang working visa doon. So sa bagay, sa bagay working visa. Well, okay din naman. Kasi talagang legal sila. Tama! Dapat long-term planning din ang iniisip natin. Aside sa sweldo na pwedeng matanggap. Aside sa sweldo na pwedeng matanggap. O long-term. So, yan. Suggestion niya ni Mr. Gold Coast, no? When you say long-term planning, i-plan mo yung, kunwari, mag-spend ka ng 300,000, for example. Parang feeling mo, bigat. Pero, in the long run, for your future. Oo, maganda yung sa future mo. Okay? Like, kunwari, isasadla ko na yung bahay ko kung kalabang ko. Kung sure din naman na makakaalis ka, hindi mo yan sasayangin. Kasi mag-Europe ka. Isasama mo yung, kasama mo yung family mo someday. Mag-for good kayo sa isang bansa. Na, hindi ko naman sinasabi, ang pangit kasi dyan sa Pilipinas. Pero parang ganun na nga. Kasi sa Pilipinas, guys, yung 300,000 mo na nasa banko mo na iniingat-ingatan mo, ayaw mong i-apply, pag nagkasakit ka sa Pilipinas, wala yan. Sunog ang banko mo. Yun ang pangit. Gilipoya? Ano daw gilipoya? Anong gilipoya? O Joaquin Binetes, may pag ganyan ka pa. Gilipoya? Ayusin mo yung language mo. Huwag ka masyadong, ano, basher. Hindi naman naiintindihan yung pang-bash mo. Joaquin Binetes Juarez, ayusin mo sa Tagalog yan. Para maintindihan ko, masagot ko ng tama yung pagda-down, paggagayak. Ang Greece sahod doon, 800 to 900 euro, yun lang. May Espanyola, kung, well, okay naman, marangal na rin naman yan. Okay din, kaya nga sabi ni, ano kanina, ni Cordapia, kung makakuha din naman yung family niya, why not? Marangal na rin yan kasi ang Greece naman, di naman ganun kataas yung cost of living. Kung gagastusin mo naman doon, dadalhin mo yung family mo doon, at least magkakaroon kayo ng marangal naman ng pamumuhay. Okay? At saka may ano ka, visa ka talaga. Oo. Para kanyak lang, ha? Ata 200K, no, anda ka Hong Kong, maurno nga, no, talaga anda, will mo nga umadayo. Oo, Hong Kong. Eh, kami nga, galing kami Hong Kong, oh. See? Nagkaroon, nagprosigido talaga kami, mag-come up ng pera. Magkano ang Hong Kong, ang ang sahod nung araw, nung kami pa nandun. Talagang hindi ka makakaalis doon. Magkano ba sa Hong Kong? Pero may will kami, may strong will kami na makaalis.
Kaya talaga. 4,830. That's for how one much. Pa lang kami nun ako. Ako 3,700. 3,700 nung araw. Oo. Kaya hindi ko naman sa minamaliit yung Hong Kong kasi. Kaya lang kasi sa Hong Kong ang hirap. Ano, alam mo yung status ng mga Pilipino doon. Parang super slim. Malaki na. Athens lang ang malaki, 1,000 euro. Okay na din. Okay na rin yan, Miss Cadola. Alam ko kasi may mga kaibigan ako sa Greece na galing dito sa Cyprus. Okay din naman. Kasi kung yun nga, kung madadala mo naman yung family mo doon sa Greece, for example, depende kasi sa tapos doon kayo mag-for good, marangal na yung 1,000 euro. 800 to 1,000 euro, okay na yan. Mabuhay kayo ng payas pa. 9,000 ako dati. Nang maayos. Saka stay out. 4,870 HKD na. 4,870. That's more or less how much in peso? 30,000. 30K. Oh, okay din. Kaya lang kasi iba, no? Bakit ko umalis ang Hong Kong? So, 35 na yan? Okay, bakit ko pa rin umalis ang Hong Kong? May 35 ka na. Ilang future. O, tanongin natin siya. Ilang future. Dito sa spray pwede umakuha. Yung funding mo, bag na kapatid ka na. May 35,000 pesos ka. Tapos 35,000 sa Hong Kong. Sa Hong Kong, walang future. Oh, answer niya yun, ha? Hindi ako. Kaya umalis pa rin siya ng Hong Kong. Nasabihin ng iba, nasa Hong Kong ka na nga, sumasahod ka na nga ng 35,000 euro, wala kang satisfaction. Ganun yung ano nung iba. Eh, iba-iba naman kasi ang preferences ng tao. Yung iba, gusto na nila, marangal na sa kanila yung 35,000. Saka yung balanced life. Oo, yun. The balanced life. Yun kasi hindi niyo maintindihan kasi wala kayo dito. Yung nagtatrabaho kang balance yung buhay mo. Sa Hong Kong, trabaho. Papadala ka sa Pilipinas. Uwi ka ng Pilipinas, mangutang ka ng bangko. Babalik ka ng Hong Kong, magbabayad ang utang mo. Yun lang yung cycle mo, best, doon. Naranasan din namin. Eh. Sam, tamo na lang. Most of it. Yeah, sabi nila. Okay. Sabi nila, hindi naman ako ganun. Sabi nila. Mostly dyan, 16 to 18 hours ang work dyan. Oh, yeah, oo. Oh, oh. Tapos same pa rin yung amount. Oo, oh. Oh, tapos alam mo yun, yung patutulugin ka pa sa napalit na spend. Wala kang pagkain. Oo, tapos kakain ka yung tira-tira ng mga amo. Kadalasan ganyan dahil na-experience din namin yan, Bez. Kaya talagang nagpursigil kami na umalis talaga sa Hong Kong. Well, hindi naman siguro lahat na gano'n yung sitwasyon. May mga marangal din naman na sitwasyon doon. No, kaya nga plano ko talaga ang Spain kasi may chance talaga makuha ang family mo. Yan Espanyola kaya itry mo na ngayon mag-Netherlands. Okay? Netherlands, fresh from Netherlands ito. Self-apply. 5 requirements lang yung sinambit niya. Nandito na siya. Okay? Kaka-travel na rin siya. Kaka-travel na siya. Nandito na siya kay Bonjua. Ayan oh. Ayan oh. Hong Kong yan. Amoy chassis pa yan. Ang sabi niya, si Cordapia, iso target, jay anak ko, papanan, Hong Kong, santo, agaplay man to umay dita, no ada, gasat na. He went Cordapia 76. 76 siguro, 1976 ayun, no? Pinahala. So, oo, oh, tama. May anak na siya. Tama naman. Talagang stepping stone talaga. Ginagawa ng stepping stone. Yung iba yung Hong Kong, yung Singapore, yung mga ganyan. Or Dubai. Or Dubai, oo. Tapos nagpupunta na sila ng Europa, ng Canada, ng ano. So, maganda rin naman yung plano niya, Miss Cordapia, no, para sa future. Kung hindi man ikaw yung makarating sa Europa, at least yung anak mo, and then someday ipipetition ka. Okay? So, yung mga nagtatanong ng mga, bonjour, 16 na ako, pwede pa ba ako dyan? Suggestion ko, Bes, yung anak mo na mapuntahin mo. Kung meron. Aika Buen. Madam, kung makamadam itong mga to, info about sa pag-upa ng bahay dyan sa Spain. Just in case makapunta ako dyan. Okay. So, speak natin yan in general ha. In general dito, mas karamihan. Kung nanonood pa si Tutsi, alam niyo to. So, bed space ngayon sa panahon 2024 dito sa Espanya, nagtaasan lahat ang mga inflation, sabihin na natin. Kasama na ang mga bilihin, bahay, ano ba? Kuryente, lahat yan tumaas. Okay, so ito, sasabihin ko, in general ito, hindi lang sa bahay namin, mamaya ito bahay namin. In general, 150 euro ang bed space dito, karamihan, in general, sa mga upa, sa mga boarding houses. Depende. Oo, depende pa. So, kung gaano kalaki yung room mo, kung ilang kayo sa room. Pero at least, nandito, naglalaro sa 150 bed space kung isa kang interna. Interna, ibig sabihin, yung lumalabas ka lang kada weekend. Natulog okay, ka lang sa tulog ka lang kada weekend. That's 150 euro. Ngayon, kung external naman ang trabaho mo, ibig sabihin, umuwi ka from Monday to Sunday, nandito pa sa bahay. Ganyan. So, naglalaro naman ito ng 200 to 350 euro ha, per head. Depende kung kwarto, solo mo yung kwarto. Kung solo mo yung kwarto naman, 300 to 450 euro.
Yan, kung solo mo yung kwarto. Ngayon, kung magbe-bed space ka na externa, ibig sabihin, may kasama ka sa kwarto, so mag-alat ka ng 200 to at least 300 euro, depende sa mga kwarto, style ng mga kwarto nyo. Okay, I hope na nasagot natin yan. So ilaan mo na yan yung idea mo kung anong gusto mo. I-prefer mo, mag-interna ka or mag-externa. Dito sa bahay namin, iba, ano kami magkano sa inyo, no? 130. 130 kami before. Ngayon may bago na kami. So gano'n, kung kami-kami lang, divide talaga namin itong bahay. Magkano ang... Kung magkano yung upa namin, yun ang bayad namin. Walang fix. Ngayon, may nadagdag kami isa, so mali-lessen yung bayad namin pare-pareho. So gano'n. So magiging ano na kayo, magkano? 115? No? 115. 115 euro. Dito lang sa bahay yan, ha? Dito lang sa amin. Okay? Pero sa iba. Interna. Oh, interna. Okay. Ang externa? Ang externa namin is 165. Yan si Jojo. Sabi niya, siya bahay. O yun, Aiko Buena. I don't know, ano kita, nasagot ko yung tanong mo. Kung may makuha man na sa family sa Greece, mahirapan. Sabi niya, kung may makuha man sa pamilya sa Greece, mahirapan. I don't know. I can't say anything about Greece kasi wala naman po ako doon. Dito kasi guys, kung undocumented kayo for 3 years, okay? Makakahanap kayo ng trabaho dito kahit undocumented kayo. Kung ano yung benefit ko, benefit din ng walang dokumentado. Okay, mm-hmm. Dahil nag-start din po ako doon sa undocumented. When it comes to health benefits, lahat ng mga sa trabaho, sa mga, basta lahat. Walang pinagkaiba, yung tarjeta lang, yung card lang yung pinagkaiba. Punta ka sa hospital, makakomodate ka nila. Makakomodate ka, punta ka sa hospital, maka-open ka ng bank account mo, makakuha ka ng health insurance mo, kung ano yung sahod na nakalaan, yun din. Depende kung paano mo i-deal yung sarili mo sa mga amo, ganyan ba? Tapos, so 3 years yan. So, pag nagkapapel ka na after 3 years, okay, bibigyan ka na ng Espanya ng legal papers. The second year mo, pwede ka nang mag-petition ng family. Mga besi, yun na yung status ko ngayon. Under process ngayon yung asawa at anak ko. Yun. Undocumented din ako nung araw, okay, para malinaw. Sa Greece, mahirapan. Hindi ko kasi alam ni Espanyola. Wala pa ako nakakausap na galing Greece o nasa Greece para ma-explain ko yung about sa Greece. I'm speaking about Spain, okay? Tapos dito kasi makakapag-aral yung mga anak nyo, yung mga ganyan, kahit undocumented kayong nanganak dito. At ito pa maganda, bes. Kung undocumented ka, dito mo ipinanganak yung anak mo someday. Pag nagkapapel yung anak mo, nasyonalidad. Oh, you're back. So na. Pasikugan, Rose. Pasikugan. Ang pasikog. Amen, aleluya. Dadta met Madrid ni BF ko, madam. Sana all. Nagado Ilocano dito, taga masinggal, Ilocos Sur kami. Ay, oo. Karamihan dito, Ilocano talaga, madami. Kung baga siguro, 60% Ilocano, yung 10%, 20% Visayas, yung mga ano. Pero, mas marami talaga Ilocano dito. Tapos sabi niya, Adumat pag-applyan dito ay kwait, mapan Malta, kada Poland. Pero sayang namin, tisahod ko dito ay 200K, kwait dinar namin nun. No? Well, kung may... depende kasi. Hindi naman kasi namin masasabi na mapunta na kayo lahat dito kasi pangit yung mga bansang kinabibilangan nyo. Hindi rin. Kasi kung masaya ka naman sa bansa mo, na feeling mo, balance naman yung buhay mo, hindi ka naman masyadong nakakawawa, satisfied ka na, ganyan. Okay naman, di ba? Okay. Eh kami kasi, ambisyosa kami. Ambisyosa kami. Kaya hindi kami nanatili. Alam, punta na ako ng Hong Kong. Ambisyosa ako. Pumunta pa ako ng Russia. Ay, hindi lang, ambisyosa pa rin ako. Lumipat ako ng Espanya. In the future, hindi ko alam. From Dubai? From Philippines to Dubai. Ambisyosa ka din, nasa Dubai ka. Ay, try ako ng Hong Kong kasi gusto ko ng Canada pa. So from Dubai, nag-Hong Kong ka. Ambisyosa din kasi kung gusto magpunta ng Canada. Tapos hindi naman natuloy yung Canada po. So from Hong Kong. Poland. Nagpunta siya ng Poland. Ambisyosa pa rin. O, pagdating mo ng Poland. Ambisyon pa rin ako. Mamunan ako dito. Ambisyosa pala ka. Oo, it's a human nature. Huwag natin pagkailayan. Okay, hanggang sa masatisfied ka sa bansa na gusto mo pag nandun ka na. Dagijay to anak ko, maring at dagasat na. Oo, tama naman yan. Kung sa tingin mo, eh, okay naman sa'yo yung sahod mo sa Kuwait, okay naman yung ambience mo dyan, okay naman yung buhay mo dyan. Why not, di ba? Igan, sisunod sa igan, iba tanggal, Qatar may natagal sa dalawa. Oo, Qatar. O yan, marami rin mga galing ng Qatar dito. Dubai, madami din. Ang ano lang kasi dito guys, no, pag bago mo salta kayo, galing kayo ng Qatar for example, galing kayo ng Dubai, nasa sales ang mga trabaho nyo, mga manager kayo, mga ano pa mga trabaho doon? Sa sales, more on sales. Oo, more on sales kayo, mga ganyan. So hindi ka lang, white collar jobs sila.
wala kasi hindi ako sanay sa trabahong bahay. Orang ganaan, mga Pilipino, Diyos ko po, galit na sanay tayo sa trabahong bahay. Pagdating ilito sa Europa talaga, lalo na dito sa Spanya. Game ka sa trabaho bahay. Lunukin mo na lahat ng pride mo. Okay? Dahil hindi ka talaga makakasurvive ng 3 years pagka hindi mo kayang lunukin yung pride mo na maging kasambahay. Dahil yun po talaga ang umpisa dito. Oo. So yun ha, inuulit namin, via Netherlands. Okay? Kung may Netherlands embassy dyan, try mo. Magkano ang Netherlands visa, Bes? Kung lang nasa 687. Pesos? No, HKD. Ano, magkano yun sa pesos? Kasi ako noong araw... Wala kang 5,000. Wala kang 5,000. Wala kang 5,000 pesos. I-try nyo, wala kang 5,000 pesos mga bes. Oo, di ba? You have nothing to lose. Yun lang, yung ticket. Yung mga ano lang, ticket. Ang nagpamahal is yung return ticket talaga. Oo, return ticket. Kasi once na makita nila na may legit kang return, ilang araw-araw yung dineclare mong biyahe mo? Yung kunwari magbakasyon ka sa Netherlands. 10 days. Tapos naligyan ako ng 1 month. 10 days. Oh, ganun lang naman talaga naglalakad. Oh, declare mo na 1 week ka. Oh, 1 week. Hindi pwede kasi yung ano eh. At saka isa pa, worker ka sa Hong Kong. Kung bakasyon ka ng 1 month. Oh, wala, hay. At saka alam nila na 14 days lang ang bakasyon ng mga ano. Sabi mo na lang 1 week o 5 days. Sabi mo na lang. Oo, makapag-apply ka sa Hong Kong, pwede gumamit ng dami. Kaya nga, oh. Pero kapag nakuha mo na yung visa mo at ako, doon ka na ako. Okay. Ganun din naman ako. Tama. Kunwari, kayo okay lang. Magano kayo, sumugal kayo. Pero kukuhaan dyan ang daming ticket sa ano, worldwide. Oo. Oh, marami mga travel agency dyan sa Hong Kong. Magbayad ka lang ng 100. Kausapin ko lang sila. Ay, ikaw na rin nag-process? Ako na. Oh, mali, pwede. Oh, magaling siya. Oh. Ikaw na rin mag-process. Besas talaga. Wala. Wala talaga siyang nilapitan kundi sarili niya lang. Okay, Netherlands. Oo. So makakakuha kayo ano, bago ka mag-apply ng visa sa Netherlands, bumili ka na ng dami ticket mo sa online. Okay? So yan, yung mga requirements, so, ulitin ko sa mga bagong salta, Netherlands open ngayon, hindi mahigpit, kaya mag-apply ka na. Ano na to? Kontrata, kahit walang abiso yung amo mo, walang sponsorship, walang letter yung amo mo, okay lang, basta may kontrata. Bank statement sa kanya, 150,000 pesos. Okay? Mag-ipon ka na ngayon. Kung unari, 3 months time, balak mong mag-apply. So, ngayon pa lang, lagyan mo na yung banko mo. Okay? In peso. In peso yung kanya. Okay? Pero sa akin nun, banko ko sa Russia yung ginamit ko. Pero sa kanya, ano ba yun? Yung banko yung sa BDO sa Hong Kong? Pwede. Kung anong banko may, kung may banko siya na HKD, yun pwede mas maganda yung gamitin niya. Kung may banko sa HKD nasa 12K. Pero yung banko mo doon sa BDO, hindi mo mawithdraw sa Hong Kong, no? Mawithdraw. Ganun pala sa Hong Kong. May ano lang, may kantas lang na parang okay. Kung may savings account kayo, tama ba 'yon? Savings account 'yon, no? Bank account sa BDO. Kasi BDO yung kanya daw. Ano ang ginamit niya BDO account niya sa Hong Kong, okay? Naglalaman 'yon ng 150,000 euro. Ah, 150,000 pesos kung kaya niya pa ng higher. Okay naman. So, ang ginawa niya din sa kanya, meron na siyang dating 80,000 pesos, tapos nung mag-a-apply na siya ng Schengen visa to Netherlands, humiram na siya sa mga friend niya, tapos ibabalik niya rin once na nagkaroon na siya ng visa. Di ba ganun? Proper planning. So, yon ang ginawa niya. Dummy ticket, bank statement, kontrata, travel insurance. Sa Hong Kong to, I'm speaking sa Hong Kong, pero pwede nyo sigurong gamitin ito kahit nasa ibang bansa kayo. Tapos yung, ano ba yun, sa passport. Ayan, lima lang yung kanya. Travel insurance, bank statement, na 150,000 pesos, travel, kontrata, passport, and dummy ticket. Ayan. Message mo kasi yan, lakay ko dyan. Sabi mo nag-vlog. Gracias naman. Sabi niya, madam, pag nakapunta ako dyan, hopefully, makontak kita, okay lang po ba? Ay ka, bueno, o naman, i-message mo lang ako, Bonjo sobre Monte Esperanza sa Facebook, at nandiyan lang naman ako pakalat-kalat sa kalye. Okay? Why not, coconut? Kahit wala kayong kakilala dito sa Espanya, pumunta kayo. Okay? Yes, basta may Pilipino. Basta may Pilipino. Uh-huh. Ako, wala akong kakilala pumunta dito. Basta sis, ikaw, kontakin ko kapag nakapunta ako dyan. May Espanyola, basta. Marami nang nag-messes na ganyan, pero pagdating nalil dito, wala namang nag-contact. Meron din naman. Yung iba, hindi nga natin namimit na hanggang ngayon kasi yung mga schedule hindi nagkakatampo. Oo, may Espanyola, why not naman? Okay. I'm just one message away. Char!
we can have some tours. So I hope no, nakapagbigay kami ng paalala, nakapagbigay kami ng pag-asa, at least no, na na-fail ka man doon sa isa, meron ka pang new door na pwedeng pasukan para at least maging successful pa rin yung plano mo mag-Europa. Okay, Netherlands, maraming nakakapasok via Netherlands. Okay, pagdating mo ng Netherlands, huwag ka mag-TNT doon dahil masaklap ang mga TNT sa Netherlands. Hindi ka makakahanap ng work doon, best. Kung baga gagawin mo lang way out yun, gagawin mo lang entry sa Europa. Ngayon pwede ka. Meron kasing, ano, meron akong friend doon sa France, no? Ang tourist visa nila sa France, alam mo yon, dumadaan sila sa mga parang agent-agent doon. Gumagastos sila ng more, half million, nasa 600 to 700,000. Biruin mo yan. Kumo, mas magalaki ang mga sahod ng mga ano taga France. Sabihin mo na, minimum 500. Hindi na yan bababa. Tataas yan, nasa 600 to 800,000, 700,000. Millions pa yung iba. Makarating lang sila ng Europa. Ito, 200,000 ayaw mo pa. Hindi mo pa paghihirapan o hindi mo pa pag-iipunan. Netherlands, fresh na fresh. Bago maghigpit, ayaw naman si Bonsua. Nagtuturo ka na naman ng mga karumarumaring. Oo. O Netherlands, kasi may mga bagong pasok via Netherlands. Yung iba kasi, nagdidirekta sila ng France, nagdidirekta sila ng Spain, Germany. Medyo strict yung iba pag mga magdirekta po kayo dyan sa mga bansa na yan. Okay? Alam mo na marami ng TNT. Oo, na marami. Ako, nag-contact sa'yo. Ayan, siguro. Umahapila si Jensen. O, yan si Gold Coast. Isa nating subscriber from Australia. No, na Michelle sa dito at minute niya tayo. Di ba? Avid subscriber natin. Yan talaga mga avid subscriber. Yung tututuhanin na iminit. Di ba? Siyempre yung mag-a-adjust ng oras para sa atin. Kasi may mga pasalubong pa. Oo, may mga pasalubong pa. From Australia. Oo. Hello, pa. May mga pasalubong. Salamat naman. Ha. Yung bag ko na Australia, sabi ni Lola. Ni Lola, gamit ko kasi yung daily. Very colorful. Very good for summer. Sabi mo naman sa akin, all year ito, sabi ko naman kay Lola. Sabi ko, galing ito sa Australia, isang mong kaibigan galing doon, nagbigay. Oh, talaga? Ako din yung kitchen ko, nakita ng mga alaga. Oh, so nice, can we have it? No! It's a remembrance of my remembrance. May remembrance kami from our subscribers, so at least, di ba? Pwede ko naman sinasabing, ano, ay, hangit pala makipagkita kay Bonsho, dapat pala may masalubong. Hindi naman ganun. Sinispeak ko lang, baka matakot na kayo makipagkita. Hindi lang. Pinakwento lang ba? Oo, makipagkita pa rin kayo, hindi naman yung pasalubong doon. Kung alam niyo yung kwentuhan, para at least may idea kayo pag salta niyo dito. Din para mo. Kung ano yung mga nag-experience niyo, i-share natin sa mga kababayan natin. Baka naman pwede natin may vlog, may share. Ganun ba? Ganyan. Kaya mag-Netherlands ka na. Gaya nito, oh. Gaya ni Miss Rose, hindi siya naging madamot sa information. Oo. Kaya marami na rin siyang, marami ka na rin kaibigan mag-a-apply. Ayaw pala nila mag-a-apply. Hindi. Tapos plano nang tinatanong na ako paano mag-Netherlands. O, oh, diba? Siya yung nauna, so marami na mga Pilipinong susunod sa kanya kasi may sinundan siyang kaibigan. May kaibigan kang sinundan? Mm-hmm. Ano, nasa naman siya? Sa France. Ah, sa France naman. So, nag-iba sila ng landas. So, bakit mo naman pinili ang Spain? Ayusin mo yung sagot mo. Joke. Hindi na pinapagod. Bakit mo naman napili ang France? Kaya, hindi, France kasi yung kaibigan niya. Yung kaibigan ko? Yun ang pan niya kasi ang first, yun lang may kakilala lang kasi siya doon. Wala siyang kakilala dito sa Spain. Oh, dahil may kakilala siya. Pero yung dito ako sa Spain, kasi sabi ng mga kaibigan ko na may possibility na mas madali. Magkapitin ka dito. Hindi ka gaya ng iba na TNT forever. Oh, tama. Pinili niya din daw dito. Yung isang kaibigan niya na nauna sa Netherlands, pinili niya ang France. Dahil siguro may mga kaibigan din siya doon, may mga kakilala. Siya naman, mahirap daw magkapitin. Saka mag-isipan ang trabaho doon. Kasi Switzerland, mahirap. Mahirap, kasi Switzerland, mahirap. Huwag doon. Pero makakapunta ka pa rin sa Switzerland in due time. First. First, dito lang talaga kayo para magkaroon kayo ng legal papers sa Europa. Ngayon, kung gusto nyo ng mas malaking sahod, pag may proper papers na kayo, yeah, nagpumunta yung mga ibang Pilipino sa Netherlands, nagpumunta sila ng Switzerland. America. Sa America, sa Canada. UK. Kung Canada, kung pwede. UK. Ayan. Kung gusto nyo ng mas maraming pera. Meron kaming nakausap na isa, si Alex, no? Meron kami nakausap 20 years na dito. Sabi namin, ano ko na pala yung papers mo, pwede ka nang lumipat sa ibang bansa. Sabi namin sa kanya, ano gagawin ko doon? Sabi niya. So, gusto niya daw dito dahil yung balance na buhay. Kumbaga, hayahay siya, ganyan ba? So, yung iba kasi, syempre, depende nga sa preference mo kung gusto mong mag-earn ng money, 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 money.
doon ka pupunta, lilipat ka sa mga bansang madali kang yumaman. Pero, hindi balance. Hindi balance sa buhay mo dahil ano ka nga. Kaya yun isang kilala natin, di ba? Kilala natin na perfect. Kaya yun sa isang kilala namin, not to mention, no? Nandito siya sa Espanya. Trinabaho na niya from Monday to Sunday. Tapos sasabihin niya, pagod na ako. Bakit ganitong buhay? Parang nakakapagod. Malaki yung pera niya. Kasi Monday to Sunday, nagtrabaho siya, pina-part-time niya. Hindi kasi pang long term yung ganun. Yes, may rami kang pera. Pero at the end of the day, pagod ka, malungkot yung puso mo. Wala kang social life. Kasi nandun ko sa trabaho. O ngayon, no, nagpunta na siya sa Netherlands. Ay, sana? Ibang bansa. Nagpunta na siya sa ibang bansa. Dahil she's aiming for bigger one. Ay, nandun na naman siya. Gusto niya makalaya sa isang chain dito naman dito Sunday na lang. Pagdating niya naman dito Sunday. It's a choice. Life is a choice. Kaya huwag kang magreklamo kasi choice mo yun eh. Iyak ka. Nasabi mo, ang bigat ng buhay. Nandito siya sa panya, ang bigat ng buhay. Parang pagod-pagod ako. Parang wala akong naipon. Hindi siya masaya. May pera siya. Ang dami niyang pera. Dahil one Monday to Sunday, trabaho niya. Oo, di ba? Kumbaga, anong pera? Lalo na yung mga kaedara natin, yung mga nagkakaedad ng gaya natin. Kailangan na natin yung mga stressless. Stressless. Kung may stress po, may stressless. Yes. Nabuhay. Oo, opposite. Yeah, opposite. Oo. Sabi mo, nagkatrabaho kasi ako, nag-iipon ako para sa future. Di ba? Nasa future ka na, best. Yung lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko sa kanila. Yung mga anak na lang. Oo. Yung mga akong mga anak mo that may 30s pababa. Pwede mong maringgan na para kasi sa future ko. Trabaho kasi. May plano ako sa future. Pwede yan. Pero tayo 40s and above. Nasasabihin mo pa rin mag-iipon ka para sa future. Ano yung nag-iipon ka para sa 70 years old, 80 years old mo? Hindi mo pa alam kung mararating mo. Kung mararating mo pa. Enjoy ka na dapat ng mga 60 ay ng mga 40. What I mean is, nagtatrabaho ka, nag-i-enjoy ka, balance yung buhay mo. Hindi yung trabaho na trabaho, na trabaho, kasi you're thinking still for the future. Madre mia. Nagkakasakit ka. Oo, kaya yun na, nagkakasakit ka tayo, na-stress na tayo. Kasi kung stress ka, 40 years old, stress ka pa rin, dyan nakakapit ang mga sakit sa'yo. Hanggang sa hindi mo na mabalance yung buhay mo, hindi ka na masaya. Dahil pinili mo yan, best. Oo. Kaya sa mga 40 years old dyan, ha? Pumili kayo ng mga trabaho na kahit sabihin natin hindi kalakihan yung mga sahod, pero nakaka-survive, nakaka-save, nakaka-unwind. Yan, ha? Kayong mga 40 years old na gaya ko, pataas. Kasi or else, pag magpapaka-stress kayo sa pera, yung perang hinahanap nyo, someday, gagasto rin nyo yun sa sarili nyo. Kasi masyado kayong nag-ano sa pera. Yes. Mm-hmm. Si Chris Aquino. Baka yung mabat pa tayo, i-request pa tayo ni Chris Aquino sa Facebook. Hindi kasi million kasi na yung labas. Oo, oh, million, no? Di ba nakakasad? Yung parang nag-earn ka ng millions ng mga kabataan mo. Tapos dumating ka sa point na million na rin yung nagagastos mo para sa health mo. Na supposed to be na-enjoy mo. Dahil nag-impok ka naman yung mga kabataan mo. Dahil siguro hindi mo inalagaan yung sarili mo. Too much work. Oo, maalala ko nung araw, lahat na lang ng sitcom nandun siya eh. Overuse, tapos hindi na rin siya. Oo. No? Makapagpahinga ng maayos. Ano yung title niya noon? May title si Chris eh. Si Chris. Hindi, may title Miss siya. TV. Hindi, hindi. What I mean, siya yung babaeng. Ah, may title siya. Basta, din siya dati, maano siya tatrabaho niya. Tama! Sabi ni Gold Coast. Minsan sa buhay, dapat matutong, makontento, at magpasalamat sa Diyos para sa mga blessings na natatanggap. Tama yan. Kasi minsan sa super busy natin, nakafocus na lang tayo sa pera. For the future. For the future. Lagi for the future, hindi mo kaalam kung mararating mo yung future. Diba? Tapos pagdating mo na, nasa future ka na. O, doon ka na nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Live on the present, di ba? Kasi it's a gift. That's why it's called present, because it's a gift. Kaya hindi masakit sa bangs, hindi masakit sa dibdib, na at the end of the month, i-treat nyo yung mga sarili nyo. Kumain kayo, mag-massage kayo. Magmamasaja tayo, massage. Oo, kasi iba parang nagigilty sila. Kasi parang, sayang, gagastusin ko to sa restaurant, gagastusin ko to sa spa, gagastusin ko to sa massage parlor, gagastusin ko to sa magkulay. Nasasayangan sila, mga best! Which is, they deserve to be.
Oo, kasi imagine mo, 29 days kang nagkudkod. Oo, yung isang araw na itreat mo, itreat mo man lang yung self mo. Nagigilty ka. Oo. Nagagawa mo naman yung responsibilidad mo sa family, yun lang. Yes. Huwag mo pabayaan yung responsibilidad mo sa family mo. Baka naman waldas ka ng waldas. Mm-hmm. Eh, yun naman ang pangit. Napapabayaan mo yung family mo. Naibigay mo yung pangangailangan ng family mo. May konti kang savings. May konti kang para sa sarili mo. Why not? Mag-enjoy ka one. Well, hindi naman ka nag-enjoy na every, ano na lang, every now and then. What I mean is, give time for yourself. Ha? Yeah. Nasasabi mo yan, Bonshua, kasi ano, mas marami kang pera. Hindi rin, no? Hindi, iba lang it's talaga your choice. Yung perspective mindset ko. Mo. Yung mindset mo. To be honest, wala akong million sa bank. Wala rin akong 500,000 sa bank. Okay. Oo. May magluto pala ako. Mamaya na may sopas pa. Hoy, tanongin niyo siya. Ito naman, tanongin mo naman. Bakit ako? Kukunin ko lang yung ating, ay, kukunin kayo sa yote. Ha, yan lang. Kasi magsalita ka lang. Sabihin ko nga, magtanong sila. Wala naman akong sabihin. Si Rosebel lang magtanong sa amin. Rosebel, halika na dito, ah. Ikaw. The floor is yours. No. Sabihin mo yung experience mo sa Poland. Grabe ko na. Hindi pa, yung, hindi pala pwede yung mag-ano. Hindi, basta pag gusto niyo mag-apply, ng Poland, punta na lang kayo sa Philippines. Or kung nakapagbayad na kayo, sabihin niyo sa agency niyo na yung visa appearance niyo doon dala sa Pinas. Pero ang problema lang yan, kung makaka-uwi kayo ng Pinas. Ay, kasi? Na kung iwan, kung pwede iwan yung trabaho. Amo, yung trabaho. Oo. Pag nag-ano ka. Pag dalawa yung kutsin. Meron kaming sayote, kala nyo may sayote dito. Sayote, kahit ano sayote. Maraming salamat uli doon sa treat nung sushi sa akin. That's peanuts. Maliit na bagay. Oo, no? Galing din kami doon last time. At super bundat na bundat kami. Oo, naalala ko namin. Si Jensen na pala nang dinala natin dito last time. Ayan. Kasi may isang, sa isang buwan, sa after, sa isang buwan, may, ano kami, may labas kaming magkakabahay. Ayan ba? Bakit, ewan ko, anong purpose ng sayote? Ito taga Baguio, bakit ginaganito yung sayote? Para, Juan, yung ano yan, yung ganda? Ba? Oo, yung lang. Pero pag hindi mo ginagin sa kamay mo. Ayan o? Ang ganda. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Ginaganon kasi nila bago nila gayatin yung sayote. Kasi yung lagtama. Oo nga, may dagtama. Oo. Na ganon. Tapos, pagka hiniwa mo na, wala nang dagtag, no? Alam niyo, kakainin namin dito sa Espanya, guys. Okay, ngayon yung lunch namin. Sayote with sardinas and sotanghon. O, diba? Consort dyan. May ang gabi ng maldita ni Vera sa Wizig Center, ha? For sure. Ako, walwal na naman yung mga Espanyol kung may ano pala doon, may concert. Marami na namang, ano, oo, kagabi, well, kahit naman winter dito, talagang ang daming tao sa kalye. Alam mo, eh, parang hindi sila mapakali sa mga bahay nila, itong mga Espanyol. Lalo ko kagabi, kasi Friday night, ay, nandiyan na naman sila sa mga kalye-kalye, sa mga restaurants, ganyan. So, yun, guys, ha, share ko na lang. Yung mga, ano, yung mga bagong sumasalta dyan, okay? Baya Netherlands, kahit sa Pilipinas, open ang Netherlands. Madali magbigay ng visa ngayon ang Netherlands. Tourist visa. Tapos, lipad ka na sa ibang bansa. Ano ka na? Jump-jump din pag may time. Ikaw talaga, Bonsho, hindi ka magandang ehemplo. Tinuturuan mo. Tinuturuan mo ang iyong mga kababayan gumawa ng ano, karimarimarim na mga bagay. Oo, kasi dito kasi sa Espanya, guys, hindi ka rin marimarim na bagay mag-TNT. Kayo okay lang, mag-TNT kayo dito. Hindi krimen yun. As long as na mag-ano ka, magtrabaho ka ng marangal. Huwag kayong gagawa ng mga kalukuhan dito. Oo. Kasi yung 3 years na yon, okay, jacket, shoulders, Chan Henry. Ano daw, jacket, shoulders? Chan Henry, what jacket shoulders? You are so mean, Chan. Jacket shoulders. So yon, okay? Kaya punta na kayo. Netherlands, so ulitin ko. Ayan, may mga bagong santa tayo. Netherlands, bukas po.
Hong Kong, lalo na sa mga taga-Hong Kong, okay, kung may isang Hong Kong na nanonood ngayon, i-share mo, ibulong mo sa mga kaibigan mo. Bukas daw ang Netherlands Embassy na hindi po kayo dadaan sa mga agency, self-apply, na hindi nyo kailangan approval ay inyong mga amo. Ganon din sa mga ano nyo, ganon din sa mga, sa ibang bansa, okay, kung may Netherlands Embassy dyan. Vivage TV, hello po, Madam Bones, you are planning to apply Spain soon. Wait lang, Vesh. Bebes, nauna. Nauna, habang bukas, habang bukas pa, fresh pa si Netherlands Embassy. Saan bansa ka, Bebes? Ah, what's your Hong Kong? Hi, Bebes, now is the time. Hoy! Now is the time, now is the time. Mag-apply ka na bago maghigpita ng Netherlands dyan. Ayusin mo na. Ayusin mo na ngayon ang dokumento mo. Mag-apply ka na ng tourist visa. 200,000 lang ang nagastos nitong babaitang to. Nandito na siya ngayon. Okay? Nandito na siya sa ating bahay. Ayan. Kaya habang fresh pa ang ano Hong Kong Embassy, ay ang Netherlands Embassy dyan sa Hong Kong, hindi pa masyadong dinudumog ng mga maraming applicants. O kasi for sure, magbubum ulit yan. Kasi maraming, of course, may mga kaibigan to sa Hong Kong na magta-try din. Okay, so habang ano pa, good mood pa yung ano. Tapos Pilipino ka mo, no? Pilipino yung ano doon, nag-assist? Ah, kaya naman pala. May Pinoy daw doon, may Pinoy. May Pinoy daw na nag-assist sa Poland, ay sa ano, sa Netherlands Embassy. Diyan sa Hong Kong. Kaya grab the opportunity. How to apply to Netherlands, mga bonjour, Vives TV, bago kusanta ka lang. Sige, ulitin ko para sa'yo, ha? Nadadako na to kanina pero may mga sumasalta kasi. Okay, tandaan mo, limang bagay na kailangan mong i-prepare. Okay? Ilista mo na to para yung mga kaibigan mo alam na rin nila yung provide nila. Okay? Fin Spider, hello. Okay? I'm make gayat-gayat na ano, okay? Dasayote, kaya hope you don't mind. Okay lang. Okay, Vives TV. Okay, tandaan mo to. Kontrata mo dyan sa Hong Kong. Bank statement na naglalaman ng 150,000 pesos yung kaya, no? Kung gusto mo pang lamanan ng mas marami, mas maganda that's kung may history ito. Kung baga may ipon ka na, may savings account ka na sa bank, tapos pagka mag-apply ka na, bubuuin mo na yung 150,000 and more, much better. Travel insurance, AXA. AXA travel insurance yung kanya. And then the other one is dummy ticket, okay? Pag mag-apply ka ng visa, mag-apply ka ng Schengen visa mo or tourist visa mo sa Netherlands, magdami ticket ka na. Saan mo makukuha? Kung hindi mo alam mag-online kasi nag-online. Saka isa pa na sinabi mo, best friend na Qatar Airways, magbabayad ka lang ng one reserve. Hindi, may isa pang requirement, sabi mo yung ano? Leave of absence. Kumuha ka ng sarili mo. Pwede kumuha ka ng sarili mo, tapos kung kaya mo, pwede ba sabihin? Magpirma. Ipapirma mo na. Oh, pwede lang. Okay, may nakalimutan ako, anim pala, leave of absence. Yung leave. Approval of leave. Kung kaya mong kanyang panaka-amo mo, di ko. O, yung mag- So, yung sa'yo, anong ginawa mo sa leave of absence mo? Iman. Sarili ko. Nakita ko yung perma na. Alam mo na, hindi pa yung taxi. Oo. Kumaba na ako sa amo ko mo, nag-apply na ako. So, ikaw mismo ang gumawa? Hmm. Okay, gumawa. Siguro may mga nagpapagawa, no? Gumawa ako. Yung mga computer shop doon. Baka may pero yung ginawa ko kasi, gumawa ko ng sulat. Oo nga. Pwede gawin yun doon sa computer shop. Oo, pwede. Ipagawa mo. Kasi ako, pinsa ka pwede ko pinagawa eh. Okay, kung close nyo naman ang amo nyo, pwede yun kayo humingi. Oo, humingi ka talaga. Ng letter of absence. Kung friend nyo yung mga amo nyo, pwede kayong mag-ano ng letter of absence. Okay? Uwi ka ng Pinas. Uwi ka ng Pilipinas, for example, o mag-leave ako, ganyan. Kailangan ko ng letter of absence. Ganyan, para at least. Bigyan kanya ng letter of absence. Oo, pero hindi ka na pala babalik. Ganyan ba? Huwag mo nang ibukin yung sarili mo. Letter of absence pala yung nakalimutan. So, o tama lima. Approval of ano? Ano sabi mo ka? Approval. Anong tawag doon? Letter of approval, ano? Approval. Letter of absence. Yung approve na magbabakasyon.
Letter of absence nga, na inaprove ng amo, na hinahayaan ka ng amo na magbakasyon ka. Pag hindi ka bigyan, magicin mo lang. O, pag hindi ka daw bigyan, magicin mo na. Ito kasi minagic niya. Okay? Kung paano nyo magicin, o, ayusin nyo na sa mga isip nyo. Kasi baka pagsabihin ko pa dito, eh. Kasi yung kontrata natin, may manong pirma ng amo nun. Oo. Oh, magicin. Miracle. So, minagic niya ka sa yung letter of absence kasi kailangan yung pirma ng amo dun eh. So, gumawa lang, gumawa ka na sa sarili mong letter of absence. Tapos, minagic na niya. Ganun yun. Example na letter of absence. Yung what? Sabihin mo, I'm allowing my Ashika, blah, blah, blah. Working with us since. Yun, ganun. Oo, oh, ganun lang. Letter of absence, mag-search ka na sa Google. Marami dyan. Yeah, Google mo na lang yung Google. Oo, magic, magic ka lang muna. Bibiyas ang ibig sabihin, magicin mo na yung letter of absence. Kung hindi mo kaya humingi sa amo mo or papinumain yung amo mo na magbabakasyon ako sa Pilipinas, pumunta ako sa Macau for a few days, ganyan. Kung hindi nyo kaya yun, alam nyo na ibig sabihin, magicin, okay? O kasi minagic niya, nag-work. Oh. Wala kahirap-hirap. Self-apply lahat ng ginawa niya. Wala siyang nilapit ang mga agents. Biruin niyo yan. Natrauma na sa agent. No, natrauma na siya sa mga agent. Kaya nag-depende lang siya sa sarili niya. At saka yung fighting spirit niya, yung dasal-dasal niya. Yes, oh, yun na lang nagdala sa kanya. Lakas ng loob ba kailangan sa una? Kasi kung hindi ka magta-try, kailan? Diba? Nandiyan naman yung ano niya siguro na possible na 50-50 kasi yan, pwedeng ma-deny, pwedeng ma-approve. Pero at least nag-try ka. Yes. Sabi yung apply nyo. Wala kang ako. Kung may mawawala sa'yo, konti lang dahil siya pa-apply ka niya, wala hindi ka nagbitaw ng malaking pera. Kasi kung magbabayaran mo lang doon naman is yung visa fee mo na hindi naman wala 5,000 pesos. At saka yung travel insurance nasa 2,000 pesos, yun lang talaga yung bibitawan mo. How much po kaya ticket to Netherlands? Magkano ang ticket mo, Beth? Kaya siya inabot ng 200,000 kasi dahil dyan sa ticket na nung paalis na siya sa Hong Kong, kailangan talaga ng may return ticket ka. That's legit dapat na may return ticket. Dahil pagdating mo ng Netherlands, possible na i-check yung return ticket mo. At saka, stay yan mo, Bes. Yung hotel mo pa nga. Hotel booking pa pala, madam. Hotel booking hotel mo ba? Hotel booking pa? See, reservation. Sa application. Oh, ito, hotel booking pa daw, baby TV. Pwede na mag-i-cancel reservation lang. Oh, pwede niyo mag-cancel. Hindi mo ka lang bayaran. Oh, so hotel reservation pa pala. Ito si Bonjo. Lack of information ka na. Pero at least, ano yun? Oh, no, hotel booking, importante yon. Pero mag-reserve lang kayo sa booking.com. Hindi naman kayo magbabayad. Okay? So, all in all, magkano yung ticket ko sa Netherlands? Kailan ko lang laki? Nasa 90,000. 90,000? Oh my God. Return ticket yun. O, oh, kasi balik ka. 90,000 best man talaga kasi Europe, Asia to Europe. Kasi nasa Netherlands, Qatar pa yun. Oo. Yan, 90,000 daw mga guys. Ayun, ganyan. Alam mo, pag mga tayo ng tabungaw. Alam mo yung tabungaw? Hindi, ano yung tabungaw? Opo. Ah, okay. Sorry naman. Kaldoli sa amin yung kanina. Opo, sa Ilocano sa amin, tabungaw. Kaldoli kasi sa amin. Yun, Vives ha, Vives TV. Ano, ulitin ko ulit ha, baka, hotel booking reservation na hindi nyo nababayaran. Kontrata, letter of absence, bank statement, and travel insurance. Okay? Din po ba ng payslip, itinerary, and cover letter? Pwede din. Laila Bells, kung kaya mong i-provide dyan, i-provide mo. Pero, advantage yan. Kung kaya mong i-provide, i-provide mo. Payslip, kung meron ka, may itinerary, hindi naman mahirap gawin yan, pwede. Cover letter, pwede. Dalhin mo lahat yan yung mga pwede. Pero yung sa kanya kasi, yung sinishare namin, yung experience niya. Pero kung meron pa kayong mga additional na requirements, dalhin nyo pa rin. Lila Biles. Available. Yeah. Netherlands. Sinopin ko, open ang Netherlands. Nagbibigay sila ng mag-research ka na rin kung ano yung maganda kapuntahan sa Netherlands para pag tinanong ka, so where are your plans? Ah, tinanong ka din. What are you going to do here? Yes, you need to be ready. Oh, prepare ka sa mga ganong questions sa Netherlands, kaya sinanong? What are you going to do here? How many days are you going to stay here? Yes. Yeah. Oo. Oh, so asahan nyo, pagdating nyo ng Netherlands, may mga questions sa mga officer, yeah, dapat ready kayo. At least may alam kayo about Netherlands. Anong ba gagawin mo dito sa Netherlands? At least may maisagot ka. Do you have friends here? Gagawin dito sa kayo? No. Yeah, no, I don't have. Kung sabihin friend ka, no? Basta mamama siya. I'm traveling alone to treat myself. Because I'm a vlogger. Sabihin mo. Oh, sabihin mo daw, vlogger ka. Ganyan. Eh, pag tinanong niya kayong saan ang anong mo, ay. Channel mo, ay. Hindi ko mawawala. Ako nga, aming lang yung ginawa ko talaga. Oh my God, mag-start na kayo, mag-vlog-vlog. Para sabihin nila na, pero,
Pwede rin vlogger ka daw. Mag-open na kayo ng YouTube nyo para kung kaya vlogger kayo, pumunta kayo ng Netflix. Pwede yung mga sagot na gano'n. Baka kailangan ready kayo sa mga gano'n. Kasi gusto nila yung lugar nila. Oo, kaya pala, no? Paano po siya lumipad dyan sa Spain? Ilang days siya sa Netherlands? Ilang days ka sa Netherlands, Miss? Hindi, walang days. Pagdating ko doon, dito sa Poland. Sinabi yung kapatid niya sa Poland? Pilipino talaga. So pagdating na lang, hindi ka na lumabas sa airport. Diretso na labas na ng airport, tapos kuha na ng ticket, papunta ang Poland. Hindi ka man lang labas na sa Netherlands? Ay, pumunta ko ng Amsterdam sa Poland. Ah, so nagpunta siya ng Netherlands, ilang araw, eh, parang isang araw lang siya doon, pumunta naman siya sa sentro para at least may memory naman siya. So from Netherlands, nag-airplane siya kapatang Poland, dama? Hindi, train. Ay, ilang oras yung train? 8 hours. Diretso? Ah, diretso yun. Ah, muy bien. Hindi, lumipad ako, nag-stopover pa ako sa Germany. So total 8 hours, pumunta siya ng Poland, may stopover siya ng Germany, blah, blah, blah. Bakit siya nagpunta ng Poland? Kasi may friend siya doon. Ay, may kapatid siya doon. So, balak niya sana mag-apply sa Poland kaso hindi siya mabigyan ng trabaho dahil tourist visa lang siya. So, nag-transfer na siya dito sa Espanya. Nag-airplane siya from Poland to Spain. So, no question asked sa mga immigrations. Wala lang immigrations doon. Kasi doon ka na sa Netherlands, ang entry mo, doon ka na in-interrogate, doon ka na tinatahan. So, yun. Dito ako na sa Hong Kong, nag-work ng factory. Naka-factory naman to si Rayan. Factory worker dyan sa Hong Kong? Yes, oh, meron sa mga... Oo, oh, ay factory daw siya. Naka-factory. Rayan, good for you, no? At least hindi ka sa bahay ng work. Pero kung okay ka naman dyan, pwede naman. Kung pwede ka naman mag-Netherlands, mag-Europe, pwede naman. Basta ang sinasuggest ay na ina-open ko lang sa inyo, maluwang ngayon ang Netherlands. Okay? Self-apply. Ayan. Nag-uulam kami, parang ginuguan, no? Nag-uulam ka, hindi ka wala sa ginuguan. Kainin mo si ano, ah, yung busita natin sa linggo. Pag-upunta ka sila. Meron naman, hindi naman siya na gano'n. Pwede rin po pala diretso ka na sa Spain. Pwede rin ba? Oo, mas maganda. Kasi, hindi, tsaka Netherlands yung tatakbo. Yes, mas maganda kung mag-Netherlands ka na muna. Kasi pagdating mo dito sa Spain, baka ma-question ka, Netherlands itong ano. Diba? Kasi nakalagay Netherlands visa, no? Oo, yes. Nakalagay kasi Netherlands visa, pero marami namang gumagawa yan. Kaya lang hindi ko sinasuggest kasi baka matangilid ka pa. Pero pwede namang from Netherlands, diretso na lang Spain. Yes. Oh, from Netherlands, pupunta ka na lang Spain. Pwede naman. Nag-stake naman ng what isang I mean, araw sa Netherlands. Kung Netherlands yung entry visa mo, pumunta ka muna sa Netherlands. And then from Netherlands, kung malak mo mag-Spanya, direct to Spain ka na. Pero don't do it na... Hindi pa open ang Spain. Ng tourist visa? Oo. Open naman, kaya lang depende. Hindi ko, bihira. Kasi alam nila. Wala pa akong nalaman na nakapunta ng tourist visa. Oo, bihira. Ang tourist visa ng mga Pilipino sa Espanya, bihira. Medyo strict sila. Walang Canada rin yan. Pwede rin po pala diretso ko na sa Spain. Yun, Emily Vernejo. From Netherlands to Spain, pwede kang dumiretso. Pero from Hong Kong to Spain, tapos Netherlands yung gilid visa mo, hindi ko sinasuggest. Kasi baka ma-question ka ng immigration ng Spain. Spain. Kasi nga, Netherlands nga yung visa mo. So, yun. Basta mag-uulam kami ng sayote with sardinas at bihon. Thanks, Mom! Lyle Miles. No worries. It's my pleasure. Basta kahit i-share mo sa kaibigan mo ha, yung information. Kahit hindi itong live ko, but the information. Na pwede kayo dito sa Espanya. Pwede kayong mag-Netherlands. Okay? Pwede kayong mag-Euro. Pwede kayong mag-Euro. Kahit wala kayong mga kakilala. Okay? Kahit wala kayong kakilala, kailangan kayo ng bahay, titirhan. I-message nyo lang si Buan Juha. At parang hindi tayong napagtatanong. Salamat po, mga sisi. Emily Bernejo. Wala naman. Oo, itong mga to, wala naman silang mga kakilala dito. Pero, tinan mo. Dito na, malapit na mag-3 years. Marapit na siya mag-3 years next year? Next year. Oh my gosh! Marapit na siya magka-legal papers. Okay? 3 years na pag may. Oo. Saka hindi siya nahihiyang sabihin na undocumented siya. Ganon din sa akin noon. Next year, magka-legal papers na siya, magpa-process na siya. Mag-basic situation. I can apply. Nakasurvive siya ng 3 years na hindi umuwi ng Pilipinas. Yes. 5 years na. 5 years na? Kasi nga, from Hong Kong, ginagawa ng pandemic.
Oh, kaya naman na natin yung hindi umuwi-uwi ngayon, lalo ngayon yung mga communication very open, may mga ano naman na tayo, may mga means of communication. So, okay lang, matatagal natin yung 3 years. 3 years or 4 years in total kasi magpa-process ka pa ng papers. Pero once na nakaprocess ka na, na-release na yung work permit mo, uwi na ng Pilipinas. Ganyan. Grabe. Yun na yung unang-una mong gagawin. Umuwi ka ng Pilipinas. Halikan mo ang iyong bansang Pilipinas. Okay. Nakakalaya ka na. Pwede ka nang lumipad kahit saan. Namasyal ka na somewhere, everywhere, sa universe. Okay? Pag nagkaroon ka na ng visa dito. Tapos, pwede next time, next steps, kukunin mo na yung family mo. O may gusto kang kunin na pamilya. Okay? Tapos dito na kayo magtrabaho. Di ba ni Mister? Ganyan. Ni anak. Oh, at least dito na kayo mamuhay. Hindi na kayo maglo-long distance. Ang hirap yung pamilyang ganun. At LDR. Tapos uuwi ka, 60 years old ka. Ipo for good ka sa Pilipinas. Sarado na yung matres mo, bes. Di mo na na-enjoy yung ano, marriage life. Kaya nakakasad yung mga ganung sitwasyon ng mga kapwa nating mga Pilipino. Hala ka ta, 1 hour and 30 minutes na ako nag-live. Paalam na tayo for now. So na, yun na lang muna mga beshi. Okay, salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Bigla-bigla na lang ulit dito si Bonjua. Mag-message lang kayo. Bonjua sobre Monte Esperanza sa ating Facebook account kung may mga katanungan pa kayo. Okay? Happy weekend mga chicas. Byers. Fresh from Hong Kong. Happy Sunday. Happy weekend. Adios. Hasta luego.